pang-aabuso, panggagahasa, pamamaril, pang-aagaw ng mga lupain at ari-arian, panununog ng mga kabahayan at mga masjid, diskriminasyon sa relihiyon, yan ay ilan lamang sa mga paglabag sa karapatang pantao na siyang dinanas ng mga mamamayang Bangsamoro sa Mindanao. Una-una talaga yung si Ama talaga tagapigit. Oo. Din nang pumunta kami doon, naranasan namin yung hindi nakatulog ng isang gabi. Bumba doon, bumba dito. Yung mga tsinelas namin laging nakapakbag kasi sabi ng kapatid ni Ama, sabi niya, "Bay, huwag ninyong pabayaan yung mga gamit ninyo, baka mamaya magbakwit tayo." Mm-hmm. Din yung naranasan ko talaga yung mga kapatid ni Ama doon na yung nagsakay ng kariton doon din. Mayroon talagang bahay doon ng kapatid ng Ama ko na nabumbahan talaga. Yan, may buluis kanya na 75. 74 taga pa atip yan. May dimiag 75 na may punso kaya buko itami saya. Kaya kaya tuidawa na mas yung may buluis kanya na no man's land. Din sa gito kaya punsa mas yung na aya kaya kuano to na February 26 din mimbo ko itatam na mambo ko kami sa kalasan ya di ko kalipatanan na hanggang ngayon na siya kanu 1978 na so first cousin ko na nakuan sundalo babay si Camila Gumander ingalanin timbang lusog ko sa tiyan. Pigaruman na sundalo. How many months na lose ka ni sa sundalo? Bali, yaman ang kinaliunin na din nagpakatbon na sundalo as kita. Bali, inagaw ni pinanggo. Ang tobe kinaliunin. Nakalius ka nin, nakaulis ka nin siya sa kami, nalangon ba nilawasin na niya na may tudok-tudok na ako ang kapinanudsulad na sundalo banto. Kanapasa di lang galuma. Kaya, narinig ko po yung stories sa mga kababayan dati na ginagalaw ng mga sundalo, walang kalaban-laban, pinapatay. Kaya ang nasabi ko sa sarili ko, sa paglaki ko, inshallah, kung may mga grupo ng kababaihan na mag-training, sasabag po ako. Para po hindi ko maranasan kung ano po yung naranasan ng mga kapatid natin, mga Bangsamoro, mga babae na. Namulat ang nooy mga kabataang Muslim at binuklod ang kanilang mga sarili upang depensahan ang karapatang pantao ng mga inosenteng mamamayang Moro. Maging ang mga kababaihan ay may malaking papel na ginampanan sa pagtugon sa naturang pakikibaka. Bilang isang anak ng kombatan, kahit na ganun si Ama, kahit wala siya masyadong oras, lagi pa rin niya sinasabi sa amin na lagi kayong mag-aral kasi yan yung pamana ko sa inyo. Every time na umaalis siya sa bahay, hindi maalis sa amin ang kabana. Baka hindi na siya makauwi or baka yun na yung last na pagkikita namin. Naman niya, ya support at ako kagalbukan o mga babay na pag-support roo sa jungle siya ka naputukan. Saya if support na wadin makan na pagsikilan so pagdimba ka sa makan. Ikadua na ya pa supply sa mga iganin, mga ikam, lango nagasulot sa mga malungilan, namba i part of biwab. Pakumpo na uman ni Ayapsiwi namin na sa uman ni Walay na lang kami ron. Uman gagawin na lang kami ron ke paasong agi di kami kiran mamablog ka. Igiran na di sila subuun ko mga lango ng mga kailangan ng mga mama. Naayap ko tambaron na sa mga bubay ka malok man manene akap ko pagasag di ng mga checkpoint. Ito sa oras uman saya es kami saya sa highway na di ko itong so kadagla detachment na gito sa mga bubay na aya matatambara aya di kap ko ya gumataw sa kampo. Unang naging papel ng mga kababaihan ang panggagamot sa mga sugatan. Kaya tinawag silang Eder noong dekada 70.
di din sa mana to agito man sa kada ladi titido sa agito a oras mga ambus ka pangambus sa agito mga oras ay bu matatang dero lero mga bubay saka dirang akibla ko mga mujahidin na o pamaw anak po nga sa sakit na sira ni di training mo sa ando man ay kapamaaswairan mga injection mamitin sa dextros kagida sa mana to mag-aktiva doktor a finals tulad ng mga nangyayari sa lugar namin na laging may bakbakan. So ang ginagawa ko, kinakausap ko yung mga kasama ko na magtipon tayo at gagawa tayo ng mga kahit anong makakaya natin para maitulong natin sa mga kapwa natin, mga BF. Yun po yung pinapasalamatan ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil yung natutunan ko po sa medic ay nagamit ko po sa asawa ko. Kasi hindi kami makalabas that time. Bago panganak ako, November 4, nanganak ako, November 11, na nasugatan na yung asawa ko. Wounded po siya. Ako po yung nag-first aid sa kanya. Adan na ang angal, adan minatay. Balis, kami ang mga babae na walong kami bukataw. Na isa ako ataw, adan makapangagi sa pidaro a kapangangamutan. Na mapakay at daron apirapulo ina upirang ko sabab sa panglo. Na notebook ibagileng ko bu kadapan medical ng gudapan na doktorami ang makaludipa, santo batimpo. Inshallah na su libro na bagileng. Kabagileng suko na kabakakwa kami sa gamot. Lumawak ang kanilang partisipasyon at unti-unting sinanay bilang mga babaeng combatants hanggang sa mabuo ang Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade o BWAB. Hinahanap ko po yung grupo na makakasagot po doon sa pangarap ko noong bata pa ako. Noong 10 taong gulang pa lang ako, may narinig ako noong nag-assembly sa Darapanan sa panahon po ni German Salamat Hashim, 1986. Tandang-tanda ko pa po, 10 years old pa ako. Doon ko po first time na narinig yung history ng Bangsamoro, yung operation sa Bangsamoro sa mga kababaihan, especially po. Unang-una, yung pagkapasok kin sa BWAB, kasi nandatnan ko sa mga magulang ko, mahirap talaga. During Camp Abu Bakar na time, hindi ganun kadali yung napagdaanan natin. Kasi that time, while nagkakaroon tayo ng, nag-undergo po tayo ng training, yes po, kasalukuyan namang naguhulog ng mga bomba sa Camp Abu Bakar that time. Oh, ibig sabihin, ongoing po yung gera. So, yung mga kasamahan namin po, may mga kasamahan kami na nag-iwan na sila ng mga letter para sa kanilang mga parents, mm-hmm, just in case may mangyari. Yes. Kasi meron pong time na nagtitraining tayo, doon tayo natutulog sa ilalim ng training center. So, parang naging inspirasyon ko sa pagsali ko sa BWAB yung tatay ko. Kasi isa siyang membro ng MILF, BF. Tapos parang nakita ko sa kanya kung gaano siya kadesidido sa trabaho niya or bilang isang commander ng BF, parang nakita ko na dapat sasali talaga ako sa BWAB. Medyo lumalaki na ako, sabi ko, kung may babae na ano ng BF, sasali ako. Tumusakin na nakaamong kami sa niya, minamong ako sa niya ba? Kanya kunto, upama na pag-itungan, na na din namin din masampay, so kahanda namin, na nasyakan muli ataw namin to, na masampay ni rin sa niya Bombay na pangagyan na nanggalabag ko Lucas ko ha. Tamang kanu leader kami na niya ba initingada ni sara kami sa pamana jihad at katabano katabano jihad. Ang masasabi ko lang po doon sa struggle, lalo na po ngayon, how many years na po nakapagantay yung mga BWAB kagaya ko, kagaya natin. Tulad ng kami dito sa isla, tapos naki-join kami ganyan. Sobrang ano na rin po naranasan namin sa hirap. Lalo na po kung may ano, yung assembly meeting ganyan. Tapos kung wala kaming tira. Tapos
nahihirapan talaga kami mag-produce. Kasi magbangko, unang-una magbangka, tapos maglansya, tapos mag-motor. Ganyan, magbarko. Ang dami nang naranasan namin doon. Tapos doon, nag-ano kami, nag-training kami doon sa camp namin Darul Janna. Ang hirap-hirap naman namin doon. Ang tagal namin doon nag-training. Lalong-lalo na dito sa amin sa Lama. Minority lang ang mga Muslim dito. Kaya naisip namin, or ako, mga kasamahan namin, na mag-training kami ng Camp Abu Bakar As-Siddiq ng 1991. Niya ko din din tidur-tidur na di kalipatanan. Niya ba mga umang kami lumo sa darapanan, na niya din magtapik na masakar. Nalaku ba din natagga si ginawa ko so pama na mamong ako sa siyaba sa biwa ba niya. Amo nga milo, na nailay namin din so kadaklan iungulan sa part of Islam na yanaw na nagkatimaran so mga pamilya tanu ato kapagalitan no ay Islam san tampar saraya kaya yanaw na abang bamumunuan sa kita no na so ilaga. Never na nag-recruit kami ng mga babae na mag-training. Pero sila na talaga yung lumalapit. Nagbigay sila ng application. Pag nakapasa sila, sige, sasabak sila sa training. So yun, meaning hindi ito sa pilitan yung ginagawa ng mga kababaihan ng Bangsamoro. It is a voluntarily. Binuo yun para tumulong sa mga BIAF or yung Bangsamoro Islamic Armed Forces. So in whatever way. Yes, pero to be specific, they are there para makapagbigay ng suporta sa mga mujahidin natin. Mm-hmm. So, hindi man ganun ka-lucky yung contribution natin dun sa field, pero partly ng mga ginagawa natin is contributory po sa ginagawa ng mga mujahidin. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit yung mga medical team, mapabilong ka sa mga medical team, yes, which talagang malaking party yun, at saka malaking contribution nun para maging safe, para matulungan yung mga mujahidin sa field. Wana nani upama ka din mga party, mga meeting, mga assembly na mga mama BIAF, na nalu kami magka-held, bananggit kami sa pamana makan, voluntary langon ng mga taga-padana misando din ni maliwanag kanu pamusungan sa pamana makatabang kami kanu BIAF maging sanis WC opo BIAF civilian ataw kando din ni pembunwa na pamalapat kami ka ibagangay nami kanilan ugida kanabun na madakal ka dita bungin makalusot sa pamalapat ka pembunwa ni importante na adambun makashare mi kanilan kanu mga BIAF pamana magisa ni sukol kanu ataw kadi kanu sukol na ni importante na adambun makaingay nami sa rakanwa tabang nami sabab siya pun siya sa biwa ba niya. So ngayon titi kung makita natin sobrang laki ng pagbabago kasi bakit may gobyerno na tayo. At least yung mga physical lang na pagbabago, ngayon magmi-meeting ka, andun ka sa hotel, meron kang pagkain, meron kang magandang upuan, may magandang setup. But apart from that mga physical na mga nararanasan natin, siguro yung makita na nagbunga lahat ng sakripisyo. Biwab noon, maya, di pagyan sa kanin, wana ba kilang kilala dati. So ngayon agambuat den manambagunan agambuat den ibiwa madakal ikatabanganin ikina ubos sa laki sa community sa mga madakal arte manambagun so nan biwa dati madakal mo na kakwana pero mas nakwana din sa kanin sa gunaba kaya madakal din para sa mga kababaihan at mga kabataang Bangsamoro. Ako po ay nananawagan sa inyo na tayo po ay pananatilihin natin yung takwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at tayo po ay maging matakutin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa kalagitnaan ng matinding kaguluhan, nagkaroon ng mga usaping pangkapayapaan. Nagkaroon ng negosasyon sa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ang BARM, na bunga ng pakikibaka para sa kapayapaan,
ay kasalukuyan ang nakikita at nararamdaman ang mga pagbabago. Mula sa pamamahagi ng serbisyo publiko, de kalidad na edukasyon, pasilidad pang kalusugan, at maging usaping pang ekonomiya at maunlad na pagbabago, hindi lamang ng mga moro, kundi maging ang mga non-moro at mga katutubo o indigenous peoples. Kaagibat ang biwap sa gawaing pangkapayapaan, ipagpatuloy nito ang mga nasimulan at itatawid ang pagbabago mula sa pagiging combatants tungo sa isang organisadong samahan sa loob ng League of Moro Women Organization o LIMO. Ang pinaka-objectives ng LIMO is yung matulungan yung mga kababaihan sa ground kung paano mamukay ng normal, especially doon sa mga biwabs natin, kung paano sila makapasitit na mamukay sila ng isang pamumukay na normal. Nalagdaman na nila ni Andi Manayahi kapaka-burantaw binar na ayaos to na o di maka extenso berm na negative ubaid na kasampay ang kukwa di ba di doon sa oras. Abo, how many months sa mana yan na 10 months or 11 months na o man saulan na di pituso programa o balangon may implement. Aya chance tan winzal na nalangon tanong pagami namin sa so exchange yun na kasagugudan nun sa gobyerno sa dito may hapi-hapi apagugitan tanong ang maka-extend sa berm na sumamu sa berm na insala na mapakalawla din so kapayapaan si ikaw pisiratawan ka dito eh baliyo kapag ka-extend tanong sumanga matatanong na sira ni mambita no sa mafia gusto mga mga rarasay ko jihad dapat sa atin ng mga biwab lalo pa natin pagtibayin yung ating samahan lalo na sa ating pagjihad dahil para ito ay maging instrumento at maging inspirasyon tayo ng mga susunod pang mga kabataan. Itong pananalita ko, we hope na hindi lamang dito sa Pilipinas ang makarinig, but we hope na marinig ng international kung sakaling may mga kababaihan sa ibang bansa na nagiging isang party sila ng revolution. We hope na mayroon silang makukuha kung ano yung aking karanasan at mayroon silang lessons learned on how the BWAB here in the Philippines sacrifices within the revolutionary of the Moro Islamic Liberation Front. Sokran and wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر أنت الخالق أنت البارئ